channel, mga mamshi. So, ngayon ay alam nyo na, December na. Ayan, medyo nag-ayos-ayos na po tayo. Meron na tayong Christmas tree. And hindi pa po tayo tapos maglinis. Yan po ang trabaho ng mga mamshi ngayon na walang katapusan na paglilinis dahil excited po tayo sa pagdating ng ating Kapaskuhan at ang ating bagong taon. So, ayan po ang number one na kailangan natin unang gawin ay ang paglilinis at pagtatapon ng mga basu-basura natin na mga nakatago natin dyan sa mga ilalim ng lababo. Ayan, speaking po na sa ilalim ng lababo, ngayon po ay nandoon ang aking destinasyon sa aking ilalim ng lababo dahil alam ko po marami po ako nakatambak doon na kung anik-anik na mga bagay-bagay na hindi na kailangan gamitin or hindi na kailangan itabi. So, kailangan na po nating i-dispose. Tapos po, habang nag-aalis po ako kanina ng mga ibang gamit doon sa ilalim ng lababo namin, na may cabinet po yon ay, naku po, meron po akong nakitang ipis. Ayan po ang ibibigay ko sa inyong tips ngayon. For today's video ay pag-usapan po natin kung paano po natin mapapatay ang ipis na yan na hindi tayo gumagamit ng mamahaling insecticide o pampatay ng mga dyan sa ating mga kinaiinis ang ipis dahil napakarumi po niyan dahil kung saan-saan po sila gumagapang. So, keep on watching! Sa ilalim na mamshi, kung nakikita nyo, nandito na po ako sa ilalim ng aming lababo. Kung makikita nyo, nalinis na po. Nalinis ko na, naalis ko na yung mga dapat alisin. So, eto po, meron po akong nakitang nag-iisang ipis. Kung hindi po natin yan pupuksain, dadami po yan, mga anak ng mga anak. Ang sinasabi ko po sa inyo, mga mamshi, na pwede natin gamitin, at ipapakita ko sa inyo na talaga effective ay ito po, dishwashing. Kahit anong klase pong dishwashing ay pwede nating gamitin. So alam ko po yung iba na makakanood ng aking video ay hindi po maniniwala. Pero ako po ay subok na po to. Ilang beses ko na pong nagamit at maraming beses ko na rin pong nagamit. So tingnan po natin, ayan, nag-iisa po siya. Wala siyang kamalay-malay. Teka, ang hirap pong mag... Ayun, tumakbo po siya. Yan, lilipat lang po kami sa kabila. So, ayan. Hindi po natin siya tatantanan hanggat di natin makitang mamamatay siya. Ayan. Ayan po. Ayan. Tingnan niyo po. Ayan. So, ayan po. Kung makikita niyo, naghagulan pa po kami ng ipis. Yan. Yan, tingnan nyo. Kung gano'ng kabilis at kung gano'ng ka-effective, eh, nangingisay-ngisay pa po. Ayan lang po mga mamshi, yan po yung sinasabi ko sa inyo na napaka-effective po na pampatay sa ipis. Ako po, marami na po ako nagamit na pampatay sa ipis na mga mamahalin din na kung ano-ano dyan na nabili ko sa supermarket para po masugpo din yung pagka merong nangangapit dahil ditong mga ipis sa amin. Pero hanggat maaari po ay hindi ko hinahayaang dumami kasi mahirap pong maglinis pagka marami ng ipis at saka napakarumi po talaga niyan. So, ayan po, na-discover ko lang po na dishwashing lang po talaga yung effective pala, oh. Mamatay, patay na po siya, as in. Ayan.
So, ayan mga Mamshi, nakita nyo po, sinubaybayan natin yung pagkamatay ng ating alagang ipis dito sa ating tahanan. So, ayan po ang sinasabi ko na kapag malapit na po ang Pasko at bagong taon, ayan po tayong mga Pilipino, tsaka po tayo nagkukumahog maglinis. Pero, hindi naman po, kung hindi tayo makapaglinis, ay tamad na po tayo or ganun na lang, hindi talaga tayo naglinis. Yung iba po talaga kasi ay busy po sa pagtatrabaho. So, naintindihan po natin yan. So, ayan mga Mamshi, hope nakapagbigay na naman po ako sa inyo ng panibagong tips at simpleng-simpleng tips kung paano natin mapupuksa ang mga alagang ipis sa loob ng ating tahanan na hindi naman po natin pwedeng iwasan o hindi natin pwedeng makontrol na talagang nagkakaroon po ng ipis. Kahit ano pong linis natin ay nakakalusot at nakakalusot pa rin po yung mga alaga natin ipis sa ating tahanan. So, ayan po. Still sa aking mga subscriber, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay o panonood ng aking mga video. Alam niyo na, kung wala po kayo dyan, ay wala rin po si Ma'am Shidi. So, sa mga nagawi lang po sa aking channel, maraming salamat din po. Huwag niyo po akong kalimutang i-subscribe, then hit the notification bell para updated po kayo sa mga video ko pa kong gagawin. Ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyo, mga subscriber ko at hindi pa po nakasubscribe sa akin. So, ayan po, binabati ko po kayo ng Advance Merry Christmas dahil katabi ko na po yung aking Christmas tree kasi yung pangkad ko na po. So, ayan po, maraming salamat po. Stay safe po, God bless, and lagi po kayo mag-ingat. Thanks for watching, this is Mamshi V.